Para sa mga pulpul. Para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ, 8:10 a.m. Magandang umaga! Congratulations! Tagahanga mo kami, hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, kako. Tira mo kako yung si Percy, kako. Magaling talaga. Pero talagang kako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo. More power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba. Walang takot sa pagbira, oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulga na talaga, oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ginigiba, basta't mali, binabangga, oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Percy! Susubaybayan ang ating palatuntunan sa buong mundo sa pamamagitan po ng live streaming. At sa ating pong live streaming, meron po tayong chat room sa gawing kanan po. Maring i-type ang mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Dito po naman sa ating impilan, meron din tayong mga landline, mga text line kung saan maring itawag at ipadala ang inyong mga reaksyon. Makakasama po natin ang ating frontliner. Sa technical side, walang iba kundi si Bryle, ang ating technical director. Ito ang Hataw, number one sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid.
Extended na po mga kaibigan para sa ilang lugar sa Pilipinas. Kasama na po ang NCR sa ipinatutupad pong community quarantine, ho? Hanggang natatagal po hanggang katapusan itong buwan. At meron na tayong bagong programa ngayon na mapapakinggan sa radyo. Kaya doon sa ayaw makinig sa atin, pwede na kayo makinig doon sa Incheck. Programa ng Incheck. At baliba, ito po ay ine-ere sa isang government station. Walang Diyos. Hindi ho ba, mga kaibigan, yan ang tinatawag na Wallastick. Wow China. Eh, hindi ko naman alam kung anong programa yan. Kasi wala namang ganong nakikinig dun sa government station . Kahit magtitihaya pa ng nakatuwad yun, nakabikini. Magtutuwad sa karsada na nakabikini yung istasyon na yun. Wala nakikinig doon, wala nanonood doon. Kung hindi pa maihook up ng malaking istasyon yun, wala na. Doon lang sila nagkakaroon ng viewers at saka ng listener. Kapag ka naka-hook up, doon sa hinuhook up sila ng malalaking himpilan ng mga commercial stations. At ang kahanga-hanga po, itong ilang mga residente ng Caloocan na nagsasauli ng kanilang 8,000 social amelioration. Hindi naman sila mayayaman. Para sa akin, ito yung mga tunay na bayani ngayon, mga kaibigan, kasama ng mga frontliner. Ito hong mga nagsasauli na to, kamukha nung doon sa Marikina, yung street sweeper. At ito nga hong sa barangay Bagong Silang ng Caloocan, may mga may mga residente. Akalain ninyo nagsauli ng 8,000 piso. Natulong sa kanila ng pamahalaan. Hindi naman mga mayayaman po yan, Ang katwiran lang nila, may mga iba pa na dumadaing na higit pang nangangailangan siguro sa kanila. Alam nyo kung ba't ako humahanga sa mga ganitong tao? Kasi alam naman ninyo, hindi naman tayo mayaman. Talagang isinilang tayo nga mahirap lang. Kaya ako humahanga sa kanila. Naalala ko nanay ko. Pagka ito pong mga taong ito, yung nagsasauli at yung katwira nila. Kasi yun din ang laging katwira ng nanay ko. Yung higit pa sa atin ang may mas nangangailangan. Yan ho yun mga kaibigan Nakita ninyo walang ebidensya sa paglabag ng prangkisa ang ABS-CBN? Hindi ako nagsasabi. Yung mga hindoropot. Hindi ako may sabi niya. Sino may sabi? Tatlong congressman. Sino yung isa? Anak ni Presidente Duterte. Si Congressman Paulo Duterte. Sinabi niya walang paglabag ang ABS-CBN? Hindi. Pag marunong ka umintindi, yun ang ibig sabihin. Hindi sinasabing derechahan. Hindi inaamin. Ang sabi niya kasi, mga kaibigan, paiimbestigahan nila, hahanapin nila yung mali
yung paglabag sa prangkisa ng ABS-CBN. Kaya kayong mga troll, tigil na bibig. Kayong mga nagmamagaling sa social media. Ang sabi nga, we are a government of laws and not of men. Hindi po madadaan ito sa paramihan. Mas maraming troll, magiging totoo. Yung ba ibig sabihin nun? Ba hindi? Kahit na sandamakmak pa kayo, hindi nyo mababago yung katotohanan. Hindi nagiging tama ang mali dahil sa opinion, marami nag-uopinion na mababasa mo. Di naman dami na yun, sa tingin mo lang yun. Bakit? Eh, puro fake account yun eh. 80% nung nagko-comment ng ganun eh, na malayo sa putok ng kanyon eh. Mga fake ang account. Dami account. Mga troll. Yan ang trabaho nila. Kumustahin niyo mga edad niyan, mga bata lang yan. Sabi nga nung isang mamamahayag, mga kaibigan, kinuwenta niya yung edad eh, nung mga bayani natin. Hahanapin ko lang siya, ha? Ang babata ng mga bayani natin, mga kaibigan, na ang kanilang mga panahon sa kabila ng kanilang kabataan, mga kaibigan, ay naging abala sila para sa pagtatanggol at pakikipaglaban para sa bayan. Ito mga ito eh, mga kaibigan, yung mga ngayon, yung mga troll, ako, anak ng... Yung mga anak ng... Eh ano ho, eh, mga kaibigan eh, ang pinagkakabalaan kung paano... Ha? Susuportahan yung mali, yun. Ito nakalagay eh, si Emilio Jacinto po, bayani, namatay sa edad na 23. Sipinin niya, pinagtanggol nila, ipinakipaglaban nila ang kalayaan ng bayan, ng ating bansa at ng ating mamamayan. Emilio Jacinto namatay sa edad na 23. Si Del Pilar, mga kaibigan, ang edad nung namatay, 24 anyos. Si Antonio Luna, 33. Si Jose Rizal, 35. At ang kanilang kabataan ay nagugol sa pakikipaglaban para sa ating bansa. Habang ang mga kabataan ngayon ay nakikipaglaban para sa China. At by the way, speaking of China, mga kaibigan, merong offer si Presidente Duterte na pabuya para sa sino mang makapagtuturo na kinaroroonan daw ng mga komunistang MPA. Halimbawa, alam mo rin, natutulog. Ba, 2 million yata bawat ulo. Ngayon, mga kaibigan, yun daw mga, ano raw yan, mga commander, yan. Paano yung, ano, yung, Supremo? Di ba kasama yun? Dapat kasama Supremo. Pag sinabi mong komunista yan, natotoo namang mga komunista yan, hindi lang komunista, kawatista pa.
Eh pag sinabi natin dapat kasama China. Di ba? Ipatuturo pala natin yung mga kuan eh. O papapatay pala natin yung mga leader ng komunista eh. Eh dapat yung pinanggagalingan mismo China, di ba komunista China? Ba't hindi kasama yun? Sana dapat sa makapagtuturo ng mga komunista, lalo na yung pinaghuhugutan at pinanggagalingan ng ideolohiyang yan ng komunismong China, komunistan China, ituro nyo may bayad, may pabuya. Sama nyo yun. Hindi ba? O kaya, kung hindi nyo pala isasama yun, dapat niliwanag. Sinabi nyo, local communist. I-imported, hindi. Ay, nako, mga kaibigan. Sipin ninyo, ha? Ang babata ng mga, kwan, ano? Ng mga bayani natin, ng mga matay. Para sa ating inang bayan. Pero ngayon, ano? Wow! China! Ayan po, ha? Wow, China! Alagay ko, kung ako, masusunod. Eh, pag-resignin na natin lahat ng military, tsaka ng police. Ang gawin na nating police at tsaka militar, mga inchik na. Kasi pag inchik, di nahuhuli. Pagka inchik, kahit na tinitiktikan ng bansa natin, nalalagay sa panganib ang seguridad ng ating bansa, hindi sila inuhuli ng Armed Forces of the Philippines. Hindi ho ba? At sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ito namang si Yorme, mga kaibigan, sinasabi po na siya daw itutol doon sa kwanho pagpapalawig pa nitong ECQ o ng Enhanced Community Quarantine hanggang sa katapusan ng buwan, mga kaibigan. Eh bakit daw ho? Ha? Eh kasi daw marami ang mawawalan ng trabaho, ha, sa Maynila kapag ka na-extend. Eh, extended na nga po eh. Ang sabi niya eh, siya ay bumoto. Nagbotohan daw sila doon sa pagpupulong. Ha, kung pabor sila, kung ano gusto nilang mangyari, isa siya sa mga bumoto raw na kwan, na huwag nang ma-extend. Ha? Pabor siya dun sa pagpapatupad ng tinatawag na general community quarantine, ha, sa Metro Manila Council's meeting. Madalit sabi, talo siya. Eh kung ako, sabi ko nga nung umpisa pa lang eh, hindi pa nagdi-desisyon yan eh. Ano sabi natin?
eh mas mabuti nang ituloy-tuloy yan. Ang problemahin ng gobyerno, hindi yung sasabihin itong mga mayor kung i-extend o hindi. Total, kayo rin lang. Sa lahat naman ng bagay, wala naman pwedeng sabihin ng iba eh. Diba? Kung ayaw pakinggan, ganun naman talaga eh. Diba? Ang nangyayari ngayon, di naman talagang, eh parang seremonya lang yung mga meeting-meeting na yan eh. Mga kaibigan, dahil in the end, kung ano yung gusto ng national government, yun din naman ang nasusunod eh. Hindi ba? So, mga kaibigan, eh tayo, pabor namang ma-extend yan eh. Bakit ho? Kasi po, base sa mga resulta na nangyari sa ibang bansa, ang mas mapanganib, yung pagbalik niyan eh. Ang kailangan na lang, ba't may pa-consultation pa, yun din lang, yung gusto rin lang naman pala ninyong masusunod, eh, tama naman yung gagawin mo. Diba? Oh, extend mo. Ang problemahin ninyo, hindi yung mag-meeting yung mga yan, yung mga mayor. Ang problemahin ninyo, yung kakainin. Ha? Papanong matutulungan yung mga tao habang pinalalawig ito pong o pinahahaba, mga kaibigan, ay itong quarantine, eh marami ang naghihirap. Ha? Ang nakakatakot nga ito eh. Halimbawa, tinanggal na yung wala na, okay na tayo. Wala nang quarantine, wala nang lockdown. Ano ha? Eh, ang nakakatakot niyan, yung parang nangyari nung gera. Sabi nga ng mga matatanda nun, maraming Pilipino ang naging walang hiya. Sumama ang pag-uugali. Pagkatapos nung World War II eh, mga kaibigan, maraming nasikilang kalayaan, maraming nagutom. Sabi nga eh, kinakain ng mga tao noon no, dahil sa hirap ng buhay. Yung kung tawagin daw, Sputnik. Mga panis na kanin yun na huhugasan mo, tas kakainin mo. Tawag nila nung araw, Sputnik. Oh, mga kaibigan, oh, nung wala ng gera, yun, dumami magnanakaw. Eh, nanganak yung mga magnanakaw na yun. Nagkaapo. Tapos napunta sa gobyerno. Yun ang nangyari. Kaya dumami walang hiyang Pilipino. Ano ngayon ang mangyayari after ng quarantine, lockdown? Ano mangyay? Ano expected natin? Ha? Bali ba eh, nakaamba na marami ang mawawalan na ng trabaho, tuluyan. Kasi magkakaroon ng new normal na tinatawag eh. Yung dating normal, abnormal na ngayon yun. Hindi ba? Oh, iba na ngayon ang magiging takbo ng buhay ng mga mamamayan. Hindi ho ba? Paano natin pinaghahandaan yan? Yung mga posibilidad na pwedeng mangyari. Ship mo, dami nagutom dito ha. Kaya nga hanggang ngayon, nag-iiyakan. Tama rin ang sinabi natin, hindi ba? Bago nila, nung i-announce pa lamang na mamamahagi ng pondo ang gobyerno para sa mga mamamayan, walang tutol dun eh. Sabi ko eh, ang problema natin, itaga mo sa bato yan. Ha? Hindi magmimintis to. Di ba yan ang babala natin kung kayo nakikinig na nung bago pa ipatupad yung SAP na yan, yung Special Amelioration Program na yan. Ang babala na natin, eh, tiyak na magkakagulo yan. Kasi pera yan eh. Talagang ang mga magnanakaw, mga kaibigan, harangan man ang sibat, magnanakaw yan eh.
Ha? Pera yan eh. Itamo, ultimo mga barangay kupitan. Talagang pinanindigan ng kawalanghiyan, di ba? Oh. Eh, oh, 8,000 yung binibigay. Bakit sa ibang lugar merong tumatanggap ng 6,500? Di ba kahin... Kalukuhang malaki po yun. Ha? Ito na yung pinakamalaki talagang kahayupang nangyari dito sa Pilipinas. Itong panahon ng pandemic eh. Mga kaibigan, lahat nangyari dito eh. Oh, isipin mo, naatim nila yun. Ha? Naatim ninyong gawin yan dun sa oras na nangyayari na ang lahat ng buhay kasama sila ay nasa panganib. Yung sinasabi natin para kayong nakasakay sa isang bangka. Halimbawa, anim kayo. Ang gustong mangyari nung isa, eh meron din kayong anim na tinapa. Yung gustong mangyari nung isa, yung lima kanya. Yung isa, hati yung lima. Sipin mo. Oh. At hindi lamang sa barangay may nagnanakaw, sigurado. Yan, laki ng pondong yan. Paano nila ipaliliwanag yan? Hindi na maipaliliwanag yan. Mga kaibigan, yan bang pinagdaanan ng perang yan? Unang-una, mali eh. Hindi ba? Iba-iba ang kondisyon. Araw-araw, nababago ang patakaran. Kung sino ang bibigyan at hindi. Oh, papano nga? Walang sistema eh. Hindi ho ba? Eh, paano mo i-account ngayon yung pera? Ala na, wala nang pananagutan. Una, wala namang nakulong na magnanakaw dito eh. Alin? Kung dito lang sa gobyerno ni Presidente Duterte, merong isang nakulong na magnanakaw sa gobyerno? Ha? Eh ba eh, ala na, wala nang gagawa ng pagnanakaw. Basta malaki ha. Hindi yung nagnanakaw. Eh, kung ano man yung nangyayari nun eh, ganun din ngayon eh. Mas malubha nga ngayon eh. Huling-huli na, wala pang kaso eh. Hindi ho ba? O, ngayon, eh, ang problemahin ninyo dahil dito sa pagpapalawig nitong ECQ, talagang pag kinumusta mo yung mga tao, hanggang inip na eh. Hindi lang inip, kundi ang iniisip din yan, ano ang kinabukasan at kapalarang naghihintay sa akin pagkatapos nitong lockdown na ito. Hindi ho ba? Oh. Lahat yan ang iniisip. Yung mga iba, wala ng trabaho. Magkakaroon na ng new norm. Hindi na natin pwedeng gawin o hindi na natin makikita yung mga ginagawa noon kesa ngayon. Pero maraming posibilidad na pwedeng mangyari. Halimbawa nga po, eh baka dumami ang mga magnanakaw na yan. Lumaki ang krimen. Bagay, gusto nila yun eh. Gusto ng gobyerno yung maraming krimen. Kasi pagka maraming krimen, maraming magnanakaw, wala talagang makukulong. Hindi ho ba? Bakit? Samoy kukulong yan, ang dami niyan. Kaya tama rin tayo dun sa sinasabi natin, ibinababala natin pwedeng mangyari na dadating ang oras dito sa Pilipinas dahil ang mga magnanakaw napupuesto sa gobyerno, mga kriminal, ha? Mga smuggler, magnanakaw. O, isipin ninyo. Dadating ang araw yung law-abiding citizen, yung mga peace-loving citizen, matatakot na yan eh. Sa dami na ng magnanakaw na hindi naman napaparusahan, ano mangyayari? Pag dumami ng dumami na yan at silang lahat nasa gobyerno na, ano gagawin mo? Kakabahan ka. Mangangamba ka. Ha? Na hindi na tayo, iyan ang hindi na norm, iyan ang new norm, ha? Na mangyayari. New normal. Mga kaibigan, mas marami na ang kriminal kesa sa mga law-abiding at peace-loving citizen. Mga kaibigan,
Eh, biro nga natin nun eh. Eh, kung ganyan na mangyayari, baka darating ang oras yung mga matitinong tao. Magpapakulong na eh. Kasi mapanganib na yung lipunan. Sapagkat ang mga namumuno na sa gobyerno, mga kriminal na, mga magnanakaw na. Oh, hindi ho ba? Paano kung ang pulis mo, di ba yung mga pulis na gumagawa ng krimen, eh ganyan na kapanganib. Di ba mas mabuting yung mga matitino eh meron na sariling lugar. Di ba? Mga kaibigan, na hindi sila dapat mahaluan. Eh di ba sa Amerika ganyan? Baka akala ninyo, eh, nung araw ah, pagka ang community, ang tawag nila dyan, discrimination. Ha? Yung mga puti, ayaw nila nang nahahaluan ng kapitbahay na ibang lahi, iba kulay. Pag may kulay, isa-isang nag-aalisan yung mga residente sa isang community pag may itim na nahalo ron. Oh, parang pinandidirihan, gano'n, ayaw nila, takot sila, mga kaibigan. Eh, baka ganyan namang mangyari dito sa Pilipinas. Oh, eh, totoo nangyayari yan sa Amerika. Ewan ko kung hanggang ngayon, ha? Dati, ganyan. Binibenta kagad yung property, may lumipat na itim. Naku, bentahan na. Kakalat na yung balitang yun. Oh, ay may itimaan niya nakatira dyan. Benta na natin ang property natin. Lumipat na tayo. Ayaw nila noon. Oh, yun ang kapareho, mga kaibigan. So, ang sabi naman ni Isko Moreno, balikan natin ito. Habang pinalalawig daw yung ECQ, yun daw mga kumpanya, magsasara. Siyempre, kasi malulugi. Yung mga trabaho, mawawala. Eh, yan daw hindi mapasusubali ang katotohanan. O, sabi niya, ang mga kumpanya, hindi na makakayanan na magpatuloy pa sa negosyo nang wala namang income. Totoo, eh kahit naman karaniwang tao eh. Ang buhay natin ngayon, puro withdrawal. Walang deposit. Di ba? Puro palabas ngayon. Yung konti mong naisusubi, naubos na. Eh di lalo yung mga mahihirap. Kaya, ang laki ng pagangako dun sa mga nagsasole, mga kaibigan. Wala naman sila eh. Oh, ano ba naitabi nun? Hindi ba? Hindi naman sa pinangungunahan o sinasabi nating hinahamak sila. Hindi. Hinahangaan ko nga eh. Di ba ang hinahalimbawa natin lagi yung nagkaroon ng abuluyan sa panahon ni Kristo? Ha? Ang dami nagabuloy. Mayayama nagabuloy. Pero sino ang sinabi ni Kristo na higit sa lahat, ha, ang nakapagbigay ng malaki kahit na kusing lang yung ibinigay, mga kaibigan? Ha? Eh yung nagabuloy ng ano, 2 sentimo yata. Sabi niya sa lahat dito, yan ang nag-abuloy ng pinakamalaki. Yung mga mayayaman, nagbigay, nag-abuloy. Pero yung kanilang inabuloy, eh labis lang nila yun eh. Sobra lang nila yun eh. Eh itong balo, ha, itong babaeng balo, na nagbigay ng 2 kusing o 2 sentimo, mga kaibigan. E kung ano eh, sabi ni Kristo eh, yan ang pinakamalaki binigay kasi
iyan na yung kayamanan niya. Lahat na, wala naman siya. Oh, kaya, at saka naalala ko lagi ang nanay ko. Kaya ako umanga doon, yung nagwawali sa karsada, na unang nagsole sa Marikina. Eto ngayon, meron nga sa Caloocan, mamaya basahin natin yung balita. Inspirational ito para sa akin na sa ganitong pagkakataon, meron pang mga tao na hindi mo inaasahan sa hanay pa ng maliliit manggagaling ang gagawa ng kabutihan. Kabutihan yan eh. Eh pero ito, hindi ito iso-social media ng mga hinduropot. Yan ang dapat ninyo na ipinakakalat sa social media sapagkat ito ay merong matututunan, ha, na pwedeng magising yung iba. Eh meron nga ako nabalita, napakawawalang yan, mga media. Oh, mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit ang kakapal ng mukha ng mga hayop na yan, mga kaibigan, baka akala ninyo. Oh, tutuloy muna natin itong kay Yorme. Ha? Oh, eh pagka daw nagsara na itong mga kumpanya, ha, na hindi naman mapipigil yan kasi ano yan eh? Sino ba naman ang negosyanteng kaya nagnegosyo para malugi? Para ubusin niya yung kayamanan niya. Di ba? Kaya nagninegosyo yan para kumita. Yan ang katotohanan. Oh. Ang sabi niya, we cannot afford that. Ha? We want to help them. Oh, sabi niya yun. Sipin mo yan. Ha? Buhay ang kabuhayan. Bakala ko, buhay ni Lito Atienza. Buhay party list. Ha? Kala ko, yun ang sasabihin. Wala. Eh, pero wala naman eh. Baliwala yung kanyang pagboto na itigil na. Kasi ako nga, hindi rin pabor doon sa kay Isko Moreno. Ha? Mas gusto ko na ito. Alam nyo, ang isang bagay na kinagugusto ko rito sa lockdown, yung peaceful ang ating kapaligiran. Ha? Walang makagawa ng masama. Kasi may mga nakabantay, di ba? Oh, may mga pulis, may mga militar. Oh. Ang pwede lang gumawa ng masama, sila. Mga kaibigan. Di ba? Eh, mas gusto ko ito eh. Kaya lang, ang problema natin pare-pareho, paano tayo mabubuhay? Hindi ho ba? Yun ang dapat na ina-address ng gobyerno. Hindi yung patupad lang tayo ng patupad. Pero wala naman tayo nakahanda. Eh kadalasan nga yung mga pagpapatupad eh, lahat naman talaga. Hindi halos pinag-aralan eh. Walang planning eh. Ang daming tamad ngayon. Ito, gustong-gusto rin ng mga government official ito eh. Kumikita sila sa kupit, wala naman silang ginagawa. Di mo ba? Oh, eh, sa totoo lang, may ginawa ba sila? Wala naman eh. Pigara na, ano yung utos natin? Ano ba ipapatupad natin? Ha? Ganun lang. Pero yung actual na merong initiative, yung konkreto na makikita nating inisiyatibo, meron ba nun? Lawa. Oh, ito ho, yung mga Caloocan residents. Sabi ho, may ilang mga residente dyan sa isang barangay bagong silang sa Caloocan City ang nagsauli ng kanilang 8,000 pisong
tulong na natanggap mula sa gobyerno. Ha? Nagpasya raw itong mga residente na isauli yung kanilang nakuhang tulong dahil sa sila ay nakatanggap na ng financial assistance mula sa Department of Labor o kung hindi man ay sa SSS. Nakita na ninyo? Kung sino pa yung wala, yun ang hindi swapang eh. Ha? Eh, sa mga taong swapang, lahat ng makukuha, kukunin yan eh. Kay mahirap, kay mayaman. Nasa ano eh, mayroong mga taong, may mga, kwan eh, may mga sintido kumon at saka may puso. Ha? May sintido kumon sila eh. Oh, ano sabi nung isa na nakausap? Nangangailangan din po kami. Pero, mayroong higit pang mas nangangailangan. Yan ang sabi ni isa. Oh, yung isa naman, ang sabi niya, pero tinanong, ba't mo'y sinali? Hindi ba kailangan yan? Eh, kailangan naman po. Pero, marami pang hindi nakakakuha eh. Isipin ninyo yan. Oh. Ako nga, naghihintay ako eh. Hindi para sa aking sarili. Mga kaibigan, tinitignan ko ang sincerity ng gobyerno. Wala naman kami, kinuha nang kami ng ano, listahan. Ha? Siguro, pag hindi nakarating sa amin yun, ninakaw nila yun. Kinunan kami, kinuha mga pangalan namin eh. Oh, sinong posibleng magnakaw niyan. Ang kumuha sa amin, yung homeowners ng pangalan namin, yun daw, isusumite. Hindi ko alam kung saan nila isusumite yun. Kung sa barangay, tapos yung barangay naman, isusumite. Wala kaming pinilapan, pero kinunan kami ng pangalan. Oh. Ha? Meron pang isang ginawa yung anak ko eh. Nagpunta sa City Hall para, ewan ko kung ano yung dinala niya ron, eh kinailangan yung ID namin, mag-asawa. Dinala niya. Ang sabi ho, mga kaibigan, senior pala ito eh, bakit hindi nyo kinukuha yung, merong makukuha sila eh. Meron daw. Ha? Okay, tanin nyo. Kung talagang totohanan yan, wala yung sincerity ron eh. Kasi nga, ang iniisip ng mga humahawak ng pera sa gobyerno natin, magnanakaw sila. Hindi yung welfare o kapakanan ng tao ang kanilang iniisip. Yung mananakaw ang iniisip nila. Yan ang totoo eh. Ako naman, pag natanggap ko halimbawa, may pera, hindi ko pa rin sosoli sa kanila katulad ng ginagawa nito. Kasi, diskumpiyado ako, gobyerno eh. Ano gagawin ko? Hahanap ako ng ibang mas nangangailangan at doon ko personal na iaabot. O kaya, ibabahagi ko para mas maraming matulungan. Yan ang ano ko, iniisip ko eh. Inaantay ko lang, sinusukat natin ang sinseridad sa pamumudmod. Kadalasan naman kasi, yung mga benepisyong ganyan, justification lang eh, sa pagnanakaw. Kayo ba, naniniwala kayo, lahat ng dapat mabigyan, habigyan. Sabi ko nga sa inyo, lahat naman tayo dito apektado eh. Oh, mga kaibigan, lahat tayo. Ang naipon natin, ubus na. Konti lang yun, kasi hindi man tayo mayayaman. Oh. Ultimong mayayaman dito eh. Di ba? Nagalusan niya kahit papano.
Nabawasan din yung kanilang mga itinatago. Lalo pa yung mga mayayaman dito, yun ang una nagpapanik eh. Takot magutom yan eh. May pambili yan eh. Di ba? Oh. Pagka may panic buying, yan ang nangunguna eh. Yung mga may pera, di ba? Madalit sabi po, eh ito eh, bakit hindi itinatampok itong mga taong ito? Dapat kinukuha mga pangalan nito, yung street sweeper sa Marikina. Tatandaan ko yan eh. Kasi madali siyang hanapin, isa lang siyang gumawa nun doon sa kanila eh, sa Marikina. At identified mo, kahit di mo alam ang pangalan, yung trabaho niya eh. E di tanong mo sa City Hall ng Marikina, maituturo na sa'yo. Ako ha, personally, pupuntahan ko yung taong yun. Ha? Para personal ko lang makilala at makamayan. Oh. Ito, sabi nung isa, oh, babaeng residente. Kasi mga babae na yata kumukuha ngayon eh. Dahil yun daw mga lalaki, eh, kwan, pinasusugal o kaya dinadala sa ibang katarantaduhan yung pera. Oh, mas maraming liblib na lugar, sabi nung isa, na higit na nangangailangan sila kaysa sa atin. Ha? Nakakamangha, mga kaibigan. Ito'y sa kabila at sa harap ng kagipitan na gagawa nilang magparaya. Ha? Ito mga ito, suswertiin to eh. Maniwala kayo sa akin. Na-interview lang yan eh. Kung hindi yan na-interview, ito, kaya na-interview, hindi nagpa-interview to. Mga kaibigan, in-interview sila, di sasagot sila. Oh. Pero yun, hindi nila ipinag-ngangalandakan. Nagbigayan niya ako ilang daang bigas keys ko. Yung pala, ilang kaban lang binigay doon. Binanggit siya na eh. Napanood ko eh, may nagpadala sa akin eh. Mga kaibigan eh. Oh, di ba panluloko yan? Walang hiya. Ito ang may mas malaking mga naiambag. Alam nyo kung akong tatanungin ninyo, itong mga taong ito, ito ang mas nababagay maging mayor, congressman, o anumang cabinet member. Bakit? Hindi magnanakaw to eh. Ha? Mga kaibigan, ganitong tao ang kailangan na natin ngayon sa gobyerno. Hindi na yung mga madadaldal dyan. Hindi natin kailangan yan. Ang kailangan nating nasa gobyerno, mga ganito ang klase ng pagkatao. Meron dangal, mga kaibigan. Hindi naman sila public servant, oh. Sipin mo yan. Karaniwan lang silang mga mamamayan. Pagkatapos nagagawa nila yon, mga kaibigan, yan ang tama sa gobyerno. Kundi tanga mga mayor, kung hindi magnanakaw ang mayor, kukunin ko yan. Yan ang kukunin nila sigurado, mga kaibigan. Ha? Eh, siguro, pagka, kaya hindi pinapansin to eh. Mas maraming magnanakaw ngayon sa gobyerno. Pero kung ang mga nakaupo sa gobyerno hindi magnanakaw, mapapansin ito. Mga kaibigan, naalala ko tuloy si Mayor Lim eh. Yan, mahilig sa ganyan yan. Pag nakakita ng matapat na tao yan, ng taong inape, ha? Walang-wala, inape. Yung taong walang-wala pero matapat. Yan ang gustong kinukuha ni Mayor Lim. Mga kaibigan, binibigyan ng maayos na trabaho. Ha? Nang marangal na trabaho.
Oh. Yung mga inaapi, natatandaan ko nun eh. Kaya napunta yun si Apuang kay Mayor Lim eh, sa MBI. Eh di ba si Apuang inapi? Si Abner Apuang, Makati Police. Oh, tinanggal yan eh. Sa pagka-police. Ewan ko kung ano nangyari, kung napag-initan. Ha, mga kaibigan. Wala namang kaso eh. Nag-rap, wala eh. Nag-hunger strike yan. Si Abner Apuang. Ha? Mga kaibigan. Noong naging MBI director si Lim, kinuha niya yan. Oh, mga kaibigan. Yan ang mga gusto ni Lim eh, yung mga may pagmamahal sa bayan. Merong dangal sa sarili. Ha? Eh dito, pinansin ba ito? Walang pumansin dyan, no? Di ba? Binalita, pero may reaction ba mga nasa gobyerno? Wala. Yun lamang sa Marikina, wala eh. Wala akong nababalitaan eh. Di ba? Oh, kayong mga nagpapasikat, nagpapasiklab, na gusto malaman ng lahat na tumutulong sila kahit hindi totoo, mga kaibigan. Oh, di ba? Diyan mo malalaman eh. Hindi totoo eh. Alin? Ako tutulong? Yung tutulungan mong tao, yung dapat mong tulungan. Pero kung hindi mo dapat tulungan, mga kaibigan, ba't ka tutulong dun? Di ba? Ang tutulungan mo lang, yung mga, eto, katulad nito, mga taong ito. Ha? Maliit na bagay yan kung tutusin ninyo para sa meron. Pero yung kanilang pagkatao, hindi mo mabibili. Kaya ako umahanga sa kanila. Yan din ang lagi kong naririnig sa nanay ko. Pag kami, walang-wala. Ay, babayaan mo na niya yan. Mas marami pa sa atin ang miserable yung buhay. Ha? Oh, hindi ka nabigyan. Eh, babayaan mo, mas marami pang higit na nangangailangan kaysa sa atin.